So, ayan guys, magandang umaga, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Kung ano man oras ninyo na papanood ang video na ito. So, today we're gonna make a fajita mix. So, gagawa ako, magmamarinate ako ng para sa ating fajita. Kasi yung ating fajita, the more na ibinababad mo siya, the more din na sumisiksik yung lasa doon sa ating chicken. Pag niluto mo na siya, mas masarap na siya. So, let's do it. These are our ingredients. Ito ang ating, ayan, hiwang-hiwana na ating chicken as a fajita. Hindi siya manipis na manipis. Katamtaman lang siya ng nipis. Katamtaman lang yung nipis niya. Ayan. And then, we have here our onion and our garlic, homemade paste na garlic. Ang ating vinegar, syempre, ang ating lemon juice, lemon, and then ang ating vinegar, ang ating olive oil, we have here our black pepper, our onion powder, garlic powder, and our ginger onion powder, garlic powder, and our ginger powder, and I have here my laban. And syempre, ang ating onion. So, ang gagawin natin, imimix lang natin dun sa ating chicken. Ito yung ating 1 kilo na chicken. Isang kilo ito, guys. So, yan, isang kilo. Ila ang ilalagay natin? Let's see how. So, this, lalagay natin ang ating 1 large slice onion. Ayan, one large ito. We're gonna put sakit sa mata yung ano yung onion. One large, ayan. Parang isang, lagay na lang natin, sabihin natin 2 teaspoonful na garlic. Ayan, sakit sa mata yung onion. Then, lagay tayo ng kung tatansyahin natin, lalagay lang tayo ng 1/4 cup ng vinegar. Or let's say 3 tablespoons. 1/4 cup. And then, same of our olive oil. Ayan. And, syempre, ang ating black pepper. I love black pepper. Yun ang pag nilagay mo yung lahat ng pagkain na niluluto mo, pag naglagay ka ng black pepper, you have to put much dahil siya yung nagpapasarap talaga dun sa ating mga niluluto. So, you see, 1 tablespoon. Yan. Meron ako dito. Mostly, I use onion powder, garlic powder, and the ginger powder. So, 1 tablespoon also. Our garlic powder, 1 tablespoon. And our garlic powder, also 1 tablespoon. Kasi, kaya tablespoon yung teaspoon. Kaya teaspoon yung ating ginagamit na malaki kasi po, isang kilo yung ating ingredients, ay yung ating chicken. And, 1/2 cup of laban. Ako hindi ko na siya sinusukat kasi alam ko na yung measure. Yan, natatansya ko na. And of course, our lemon. So, ayan. 1/4 lang siya, guys. 1/4 cup. And, syempre, ang ating asin. Ang ating asin. Paubos na ang ating asin. Mm. 1 tablespoon or less. Depende na yun kung sa panlasa nyo doon sa asin. Ayan. Siyempre, ayaw natin ng maalat, ayaw natin ng matabang. So, yun, lalagyan natin. And then, imimix lang po natin siya. Mimix lang natin na ganyan.
then this, we're gonna marinate for 2 to 3 hours. The more na mas matagal mong i-marinate itong chicken, the more din na sisiksik talaga yung lasa niya, lahat ng ating ingredients doon sa loob ng ating chicken. So, yan. So, ang gagawin natin is, yan, pinainit ko na yung aking kawali. At kapag mainit na po yung ating kawali, so pwede na nating ilagay yung ating chicken. So, let's do it. So, ayan guys, mainit na siya. And yan. Mainit na nga. Maingay na ang ating kawali. Dahil lahat naman ay ating lulutuin. Haluin lang natin siya. Ang bango guys, ang bango. Amoy pa lang niya. Hindi pa siya luto, pero ang bango niya. So, ayan guys, habang nakasalang siya dyan, okay, mamaya haluin din ulit natin mamaya. Maya't maya lang ko hahalu-haluin natin. Pero while na niluluto natin ito, ihahanda rin natin ang ating sauce. So, ayan guys, ito yung ating gagamitin sa ating sauce ng ating fajita. Iba't iba ang klase ng fajita anyway, pero ito kasi, parang kumbaga, syempre habang nagluluto ka, gagawa ka rin ng ibang recipe. So, ito yung aking gagamitin sa aking fajita. Meron akong mayonnaise, syempre ang ating tahini sauce, ang ating tomato sauce. Pero guys, kung wala kayo nitong dalawa na ito, kung wala kayong ganito, pwede po kayong gumamit ng mayonnaise tulay. Pwede kayong gumamit ng tahina na ganito. Yan yung talagang pangalan niya. Pero sa Arabic kasi is tahina. And dagdagan mo lang siya ng lemon juice. And of course, yung mayonnaise natin. And garlic. Pero kung hindi po kayo mahilig sa garlic, okay lang. Tanggalin mo na lang yung garlic. Okay? So, let's do it. Ito yung ating gagamitin. Kung marami yung gagawin mo, syempre marami din yung gagawin mong sauce. Kung marami yung sandwich na gagawin mo, masyempre marami yung iyong sauce na gagawin. So ako, dahil marami yung ating gagawin, isang kilo yung aking chicken, so gagawa din ako ng marami na sauce para sa aking chicken. Yan. Ano lang siya guys, option, it's up to you. Optional ito. Kaya wala akong ibibigay na kung gaano yung amount ng ating gagawing sauce. Kasi marami yung gagawin ko. Ayan. Dadagdag pa tayo ng tahina. Ang maganda dyan guys, huwag nyong damihan yung mayonnaise para hindi nakakaumay. So, ayan. Hahaluin lang natin siya. Oo. Umiikot. So, eto na guys. Yung ating sauce. Okay? At, syempre guys, yung ating parsley. Huwag natin kalimutan yung ating parsley. So, chop lang natin yung ating parsley. Ihanda na natin habang niluluto natin yung ating chicken. Diba? Habang hinihintay natin na maluto yung chicken natin, ihahanda na lahat natin yung ating mga gagamitin o ating mga sangkap sa ating sandwich fajita. Extra kagabi. Gumawa din kasi ako kagabi na ito. So, palagay ko kasya na itong ating ano,
parsley. Ito na siya, guys. Pero kailangan natin yan hanggang matuyo, hanggang wala na siyang sabaw. Huwag na nating takpan para mas madaling matanggal yung, mas madaling mag-evap yung kanyang sabaw. Okay. So, ayun na guys. Pwede na siya. Dito na. Dry na rin siya. Wala na siyang sauce. So, yan. Pwede na natin gawing sandwich. Patay na natin. So, ayan guys, ito yung ating gagamitin na tinapay. Tortillas, and then our tahina, yung na-mix natin kanina, and then this is our chicken. So, kukuha lang tayo ng plato para ilagay natin dito yung ating tinapay. At syempre, gagamit ako ng gloves. So, ayan, ilagay lang natin yung ating tinapay dito. And, syempre, kuha tayo ng ating sauce. Yan. I-spread lang natin siyang ganyan. Yan. Medyo kapalan para mas masarap. And then, kuha tayo ng ating chicken. Oo. Yan. Ayan. And then, syempre, lagay natin ng ating parsley na chopped niya. So, ayan. Dagdagan din natin siya ng konting. Ayan. Konti lang. And then, ibabalot na natin siya, guys. Ayan. Iro-roll natin. Ayan. So, ganyan. Nasa sa'yo kung anong gusto mo yung tinapay na gamitin. Pwede mo ilagay ito sa ano? Sa tinapay na samun bread or bun na tinapay. Kahit na anong tinapay ang gusto mo gamitin. Arabic bread, okay lang din. Kahit na anong klaseng tinapay. Pwede mo siyang gamitin. So, ayan siya guys. Toast lang natin siya ng konti. Konti pa. Toast lang natin siya para mas masarap. Tapos, pagka-toast natin, ibabalutin na natin. So, ayan guys. Pwede na siya. Tanggalin na natin. So, ayan guys, ito na yung ating sandwich fajita. Ayan, ano na natin, binalot na natin siya. Ayan, para pag kumain, hindi diretso hinahawakan yung pagkain, kundi hawak doon sa ating wrapper. Ayan po siya, try nyo din. I'm hoping na magugustuhan nyo, and kapag na-try nyo na, then give me some feedback. Thank you, and please don't forget to subscribe, like, comment, and share.